Hello mga Mars and Pars, nandito tayo ngayon sa bayan ng Angono, Rizal. Sa kasalukuyan ay sarado ngayon ang RTW section ng Angono Market. Kami ay inilipat muna sa Gido Commercial Complex. Dito lang sa tapat ng Angono Market. Balik muna tayo sa paghahanap buhay. Ayan, mukha rin naman Changge. Ganda siya. Pasukan din naman to ng mga tao. Ayan. Kaya yung mga mamimili dito sa Angono ng mga dami. Andito kami ngayon. Yung tindahan ni Ate Joji. Ni Baby, the sisters RTW. Ayan. Bili kayo dito sa amin. Yeah. At ang mga binibini ng commercial, Angono commercial. Yan! Mga binibini. Kagaganda. Oh, di ba ang gaganda? Parang mga pang Miss Universe ang dating. Woo! Woo! dito kayo bumili sa bago naming ano, tindahan. Ang ganda ng aming lugar. Di ba? Oh, dito. Ito naman yung tindahan ni Marivic. RTW. Tindahan ko to. Di ba? Oh, ayan ang mga paninda ko. Mga shorts. Punta kayo dito sa aming tindahan. Open na kami. Nag-pandemic, lumipat na kami dito kasi inaayos yung aming palengke. Diba? Yan o. Aming tindahan. Tindahan po. Kaya tuloy-tuloy pa rin kahit pandemic. Kahit bihirang tao. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtitinda. Ayan, pasok tayo. Tingnan natin ang ating mga paninda. Ayan. Mga mura lang yan. Ayan ang napakaganda kong tindera. Si Carla. Hello mga Mars and Pars. Ang video natin ngayon ay tungkol sa kung paano tayo mag-uumpisa ng ating RTW business. Since na nasa larangan tayo ng pagtitinda ng mga RTW, ito ang ating topic ngayon. Sa ngayon ay balik tayo dito sa pagtitinda na kahit na meron pa rin pandemic, kailangan nang bumalik sa pagtitinda. So, paano nga ba mag-start ng business na katulad nito? Una, syempre, dapat meron tayong puhunan. Katulad nitong inuupahan ko, ang isang araw ng isang kubol ay 200 a day. Ngayon, dalawang kubol ito, so 400 a day. Itong nailagay ko na dito sa dalawang kubol na to ay nagkakahalaga na ng 100,000. So, itong laman nito ay nasa 100,000 na yan. So, pag gusto mo pang magdagdag para maging punong-puno, syempre, mas maganda puno, dadagdagan pa natin. So, siguro mga another 100,000. Mas maganda na po yung tingnan, dadami na po ang ating mga customer. Sunod, maghahanap tayo ng lugar na pwede tayong pumwesto. Mas maganda doon sa lugar na matao. Then, kakausapin natin yung administrator para tayo ay bigyan ng pwesto. Ang size nga pala ng kubol na to ay 2x2 square meters. So, ang bawat isang kubol, open yan. Ikaw na magpapaayos niyan. Ikaw na maglalagay ng mga screen at saka yung pintuan mo. Ikaw na rin ang magpapalagay. So, another gastos din yan. So, pagkatapos, mayroon din yung business permit na kukunin sa munisipyo. So, ang nagkakalagan rin naman ng business permit, kung baguhan ka, ay wala pang 3,000. Dito yan sa Angono, ha? So, ngayon, pagka yung nasa 3,000 to 4,000 yan, depende yan sa laki ng iyong kukunin na
space. Sa ngayon, dahil nga pandemic, syempre, tsaga-tsaga muna tayo dahil kukunti pa lang ang taong lumalabas. Ang pagtitinda naman, kailangan tsaga. Kailangan meron kang tsaga para pagdating ng tagbili, yun dyan ka babawi. Minsan nga ngayon, dahil pandemic, kailangan magtsaga tayo sa araw. Minsan may benta, minsan naman, wala. O, minsan, tamang-tama lang. So, minsan, may sobra. So, parang bawi, nababawi. Sa ngayon, ang labanan dito sa palengke, lalo na ang pandemic, parang bawi lang. Tiyaga lang muna. May time naman na nakakabawi. May time na mas nakakabawi ka. Masasabi kong meron ka naman kikitain. Hindi pwedeng wala kang kikitain, diba? Masayang magtinda, lalo na sarili mo, syempre. Lalo na pagka meron kang benta, marami kang benta. Ay, ang saya. Ang sarap sa pakiramdam. So, halina kayo, mga Mars and Pars. Magtinda na tayo. At bago tayo magkalimutan, subscribe na po kayo. I-like nyo na rin at mag-comment down below. Pakiclick na rin yung notification bell para sa next video, ma-inform po kayo. May tip po ako sa inyo, yung mga bagong magbubukas pa lang ng tindahan, syempre, kailangan na bigyan nyo ng discount ang ating mga buyers para maging magaan ang mga susunod na mga araw ng pagtitinda ninyo, di ba? At syempre, kailangan focus tayo sa ating pagtitinda. Kahit na hawak natin ang cellphone at may dumating na customer, unahin natin ang customer. Mamaya na yung cellphone, di ba? Kailangan customer first. At ang number one ay kailangan lagi tayong palangiti. Bawal din ang simangot. Kailangan lagi tayong alerto. Maging magalang sa customer. Always be humble. Ayan. Oh, pumunta na kayo dito mga suki. Kasi marina dito. Mga commercial video. Kapo na. Kapo na linderas. Mga kumares. Mga kumares. O, di ba? Ikat pa tayo. Sa pindahan ng Gido. Ang owner Gido commercial. O, di ba? Changge. Kahit pandemic pa siyang gigil. Yeah! Diba? Pag tayo dito, ate mo na big. Oh, shout out sa mga taga Changge na angono. Si Kumari po. Kumari po na kayo dalawa. Oo. Matagal na kami mag-kumari nito. Ayan. Diba? 9 years na yung magtitina yung inanak ng Kumari. Ito nga pala ang mga paninda ko ay binibili ko sa Baclaran. Kuya, hanap nyo. Yes. Bablog ko kayo, kuya. May bayar kami. Oh, kuya.
may bayar kami. Ito yung mga santo, So, heto na nga mga Mars and Pars. Subscribe na po kayo. Like. At kung gusto niyo po, share niyo po sa ating mga friends para naman mapanood nila ang ating video. Comment din po kayo down below. Thank you for watching. Bye!